Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Inere natin to noong 17th November, grupo ng mga Pinay na OFW na kinukulong umano sa barracks ng kanilang agency sa Riyadh, Saudi Arabia. Tapos ng kontrata nila, eh natapos na, hindi pa makauwi dahil pinagbabayad ng 300,000 pesos baka o ito'y bago sila maka-exit. Nare-reklamo HRHA, Manpower International Incorporated. And then dito ho, nakausap natin sa linya ng agency. Nangako yung agency tutulungan na mapauwi sa bansa ang mga OFW. Eto ho, balikan uli natin. At mula naman po sa Metro Manila, aksyon na natin ang problema ng 16 na Pinay na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang buwan na umano silang ikinulong sa barracks ng kanila pong ahensya na HRHA, Manpower International Incorporated. Pinagbabayad daw kasi sila ng naturang agency na halagang 300,000 pesos bago makauwi ng Pilipinas. Wala na raw kasi silang mga trabaho sa Riyadh at naisa lamang daw nilang umuwi dito sa bansa natin. Nagkakasakit na rin daw ho ang mga Pinay doon. Sinubukan na nilang manawagan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pero hindi raw sila pinapansin na isa mga OFW na makauwi na sa Pinas bago daw ho sumapit ang Kapaskuhan. Ayun Ben, di ba alam natin ang ating po mga Pinay OFW sila ho yung talagang kawawa dito. Kaya mas maiging kung may mga problema kayo, mga OFW ng mga Pilipina, eh dulog lamang ho ninyo dito po sa Kilos Pronto. Malaking bagay din lang sa, no? Pag ito mga Pinay na nagsasama-sama, kumisan, makakilala rin sila, na kung may problema, dapat eh, kayo ay nakikipag-ugnayan sa bawat isa para yung paghingi ng tulong, maaari malapit ang amo mo, may sasabi mo doon sa mga kasama mo kung may kalapit ka ng mga OFW, yung Pinay din. O dapat rin yung kanila po mga kaanak, kung hindi na ninyo ito makontak, dahil nga, kinukumpis kayo mga cellphone nila, usually ganun eh. Ganun. Hindi nila makontak ng matagal na panahon, magduda na ako kayo. Kayo na mismo tumakbo dito sa Kilos Pronto at ibalita ninyo sa amin na hindi na ako namin makontak ang aming kababayan o yung kaanak dyan po sa ibang lugar, sa ibang bansa, para kami hong bahala at maghanap ng solusyon para dito sa kanilang. Tama yung sinabi mo, Lex, ano? Kasi yung sinasabing tamang hinala. Maghihinala ka kapag hindi mo na makontak yung kung sino man yung kaanak mo doon sa, or anak mo ba, kapatid mo, asawa mo, nang sagay matutulungan agad kayo in advance na makakilos agad tayo at ma-rescue ng takdang panahon. Tama yan. Kaya doon sa mga agency, ha, yung mga talpulanong mga agency na hindi gumagawa ng kanilang mabuting trabaho sa ating pong mga kababayan na OFW, mag-ingat kayo sa Kilos Pronto. Warning. At yung mga amo naman, na malupit na amo, bahala ng DFA sa inyo. Naintindihan kayo. No, yun nga. Diba? Kaya DFA bahala doon. Dahil silang bahala makipag-usap yan. Government to government po yan. Yan.